Good afternoon mga titas, this is Tita Pam. Hello mga titas, gusto nyo bang malaman ang aking mga ginagamit na lipstick? O ito, iisa-isahin natin ha, para malaman nyo ang aking ginagamit. Pero hindi naman ito lahat nagagamit ko eh, iba lang nagagamit ko. Lalo na yung mga favorite ko. Ito, unahin natin itong lipstick na ito. Ito. Asan ba? Ito, mura lang itong lipstick na ito eh. Eevee Matte. Yan. Yung mga lipstick ko, mga ganitong kulay, karamihan, mga touch of red talaga. Kasi hindi bagay sa akin ang ano eh, ang light color para akong may sakit. Ito, Eevee Matte. Yan. Mura lang ito. Tapos, basta kahit na mura, binibili ko. Kahit mahal, medyo mahal, binibili o binibigay sa akin. Kasi, pagka gusto ko yung kulay, talagang bibili ako. Ito, medyo light ito. Ang ginagawa ko dito, pagka light na ganyan, medyo light, ang ginagawa ko, pinagmamatch ko yung dalawang kulay. Yung gagamitin ko yung isa, tapos papatungan ko ng mas dark. Para dark siya tignan. Kasi pag may ganyan akong lipstick, yung iba pag may ganitong lipstick na light, hindi na nila gagamitin pag gusto nila yung dark. Para magamit mo, para hindi masayang, mimix mo yan. Una, yung light mo lang gagamitin, tapos yung kulay, mas dark na color. Para maganda yung effect. Yeah. Try niyo yung ganun. Ako kasi pag may nagregalo sa akin na medyo light, hindi ko nagagamit pag yung kulay lang na yun eh. Ginagawa ko, pinapatungan ko ng ibang kulay. Ayun, maganda yung effect. Maganda yung kulay. Para kang nagko-color, papatungan mo na ibang kulay. Yan. Sunod naman, ito, Revlon. Ay, Avon pala to. Avon ito. Ito, light din ang kulay nito. Pagaya niyan, light. Minsan naman, pagka ano, pwede na rin. Kapalan lang ang lagay. Yan. Ito yung Avon. Sunod, meron din akong Vice Ganda. Nagustuhan ko yung kulay. Wala na rin eh, oh. Hindi na ako nakakabili. Ubus na. Pero maganda yung kulay nito. Vice. Then, meron akong Maybelline. Ito, favorite ko itong Maybelline. Maybelline. Matte ito na powder matte ito. Oh, powder matte. Ganda siya, di ba? Powder matte. Bili kayo nito. Try nyo. Maganda. Powder matte. Then, sunod, meron akong Clinique. Kasi may bigay nitong Clinique, ano? Yan. Ganun din yung kulay. Then, meron akong MAC lipstick. Bigay ni Tintin. Yung shades din niya, oh, karamihan na bibigay sa akin. Ganyan, oh. Puro mga dark. Kagaya nung lipstick ko. Ito, matte ito. Pakita ko mamaya sa inyo kung ano ito. Ganda yung kulay niya. Oh, ito, MAC din ito. Halos ganun din yung kanyang, ano, kanyang shades. MAC din siya. Puro MAC. Tapos, ito, Eevee din to. Pero, tinan mo yung packaging nila, oh. Parang pareho nung MAC sa Eevee. Ang kulay din niya, maganda. Mabango din to, oh. Ganda rin ang kulay. Halos pare-pareho yung kulay, eh, oh. Iba-iba lang ng, ano, puro red yung kulay na iba-iba ang shades. Magkapili na naman. Parang pare-pareho lang siya. So, iba yung pakiramdam sa bibig. Oo, oh, may magaan, may... Eh, ako naman gusto ko puro matte. Ayoko ng ano eh, ng glossy. Puro matte yung aking lipstick. Ito yung maganda to, bigay ito ng sister ko. Revlon, matte din to. Revlon Color Stay Ultimate. Color Stay, yan. Ganda to. Galing sa Canada. Sunod, meron akong Super Stay Matte Ink. Maybelline naman ito. Ito, magdamag, matulog ka, kinabukasan, meron pa. Hindi naaalis. Sunod, itong Nature's Republic. Puro gano'n ang shades niyan. Ganda din. Kung gusto nyo bumili, model kayo sa akin.
to. Ibi din to. Parang pare-pareho lang ang kulay eh. Basta pag nakakita ko ng mga ganitong kulay eh. Tuntua ako eh. Pagka yung mga kulay, mga parang patay na kulay, nude, mga ganun, ayoko. Kasi tinaray ko minsan, sabi ng mister ko, ano nangyari sa'yo? Sige, lipstick mo, ba't namumutla ka? Hindi niya alam, naka-lipstick na ako noon. Sabi niya, namumutla daw ako. Kasi matte yun. Ay, matte yun yung nude na kulay. Hindi bagay sa akin. Bagay sa akin yung mga ganito. Ganitong kulay. Kasi nasanay siyang ganyan. Orange, hindi bagay sa akin. Pink, hindi bagay sa akin. Para daw akong may sakit. Kaya puro ganyan yung mga kulay na ginagamit ko. Tapos ito, ito naman, L'Oreal. Ito maganda rin to. Una, ito muna yung gagamitin. Pang base doon sa lips. Puti siya. Siyempre, ganyan lang siya. Tapos, sunod. Ilalagay mo naman tong isa. Ito yung kulay. Ang ganda din yan. Papato mo lang siya. Ang effect nito, ito maganda sa gabi. Ang effect nito, ayan o, parang may glitter siya. Ito, parang may glitters. Ganyan. Parang siyang... Pero magaan sa labi ito pagka ipinahin. Hindi maano kala mo ka umain ng lechon na talaga nagmamantika. Ganyan. Ganyan. Maganda to. L'Oreal. Bili kayo ng ganito. Ewan ko kung mayroon pang ganito ngayon. Expired na tarap eh. Patagal na yan eh. Sunod. Ito yung ginamit ko ngayon. Ang ganda nito. Hindi yan na ano. Hindi yan na erase. Hanggang bukas yan pwede. Ganda yan. Binili ko ito sa ASM eh. Nagustuhan ko ito. Floor Mar ang tatak. Floor Mar. Yan. Pag ginamit, ang ganda. Ang gandang gamitin. Kahanapin ko nga ulit ito eh. Yan. Sale to nung nabili namin. Mura lang to eh. Pero ang ganda niya. Bibili ulit ako nito. Bumili anak ko ito. Tigisa kaming dalawa eh. Sunod. Asan na ba? Tapos na pala ako eh. Ngayon, ito pa pala. Mayroon pa. Ito, Elf. Yan. Ganun din, mga duguan din ang mga kulay. Oh, mga duguan. Pare-pareho ng kulay. Ngayon, pagkalimbawa, meron kayong pupuntahan at syempre, isa lang gagamitin yung lipstick. Bumili kayo ng ganito, lalagyan, no? Kasi minsan natatanggal yung takip, eh. Kung dito ko nilalagay pagka ganun. Yan. Para ito lang yung bit-bit mo. Tapos, meron pa pala dito. Ito pa. Sunod, ito, color, kiss-proof. Kiss-proof. Ito, lipstick din. Ito, ano din to? Hanggang kinabukasan, pwede itong mag-stay. Maganda din, no? Halos pare-pareho yung kulay. Oh, yan. Ito, meron akong kiss lover style. Tony Moly naman to. Tony Moly. Ganon din ang kulay. As usual. Oh, di ba? Yung mga shades, mga pare-pareho ang shades eh. Pero, iba-ibang tatak. Meron pa ako ditong lipstick. Ito galing US ito eh. Bigay ni Tita Rita. Ito maganda to. Una, ang gagamitin mo muna. May moisturizer siya. Pwede itong gamitin mo muna. Magma-moisturize ka ng lip mo. Sunod, saka ka magli-lipstick. Moisturizer muna. Gagamitin mo. Tapos, sunset to eh. Ito muna ang lipstick. Yan. Ano to? Matte ito. Pagka ginamit mo ito, tatlong araw siguro, hindi matatanggal. Pag tinanggal mo to, may pang-erase siya. Ito yung pang-erase. Ipapahid mo lang ito. Ipapahid mo lang siya. Tapos, pupunasan mo na siya ng tissue. Maaalis na to. Kailangan talaga may pang-tanggal. Kasi pag walang pang-tanggal, mahirap alisin yung lipstick. Lip sense ang tatak nito. Tatlong piraso, isang set ito kailangan. Yan yung bilhin mo. Anak, pakikuha mo nga yung tattoo lipstick ko doon. A few moments later. Ito, nabili namin to. Isang
itong lipstick, tapos may tattoo. Kala ko hindi maganda itong tattoo lipstick eh. Maganda rin to. Sa Robinson, meron nito, guys. May ating mga titas. Meron ito. Ito, madalas kong gamitin, lalo na ngayon, naka-mask. Ito, ginagamit ko. Hindi to, nagmamantya sa, sa mask pagka ginamit. Nami, tattoo. Ganda to. Yan. Pagka pinahid mo to, dahil meron na siyang kulay, stay mo lang siya ng mga 1 to 2 minutes. Matutuyo siya, tapos para siyang plastic balloon, tanggalin mo siyang ganon. Ayun na, stay na yung kulay doon. Yun na yung kulay niya. Ang kailangan, hindi lagpas-lagpas, sa mga mamaya, lagpas-lagpas eh. Pati yung kuwan ng labi mo, may mga kulay-kulay. Kailangan hindi lagpas-lagpas. Gamit kayo ng para hindi lagpas-lagpas yung nyo, lipstick. Ay, pagkagumamit kayo ng lipstick, para hindi lagpas-lagpas, pag nilagay, gamit kayo ng lip liner. Pwede gumamit ng lip liner, yung mga hindi sanay na mag lipstick na lang. Pagka kasi nag-lipstick, kailangan yung buong shape ng inyong labi, kailangan lagyan nyo ng kulay. Kasi iba, nakikita ko yung mga labi, yung iba. Hindi na yung na-emphasize yung kanyang shape ng labi. Kailangan ma-emphasize yung shape ng labi. Kailangan, pwede kayong gumamit ng lip liner muna, unahin yung lip liner. Siyempre, bibili nyo lip liner, kakulay ng inyong lipstick. Oo. Lagay mo lip liner muna, then saka mo lagyan ng lipstick. Karamihan kasi lipstick lang, ganun-ganun na. Yung mga gilid-gilid, kulang ng lipstick. Pangit tingnan pagka ganun. Kaya tinan nyo ako, oh. Yan. Pero ito, walang lip liner to. Kasi meron talagang sanay na pag naglagay, kahit walang lip liner, pantay-pantay yan. Diba mga titas, mga pantay-pantay. O yan, ayan na yung sikreto ko ay mga lipstick ko. Iba, tinapon ko na mga expired na. Mga amoy Crayola na, amoy plastic na, amoy goma na. Kaya yun. Ito ito, subukan nyo to yung mga parang wala kang lipstick dito. Pagka ito ang inilagay mo sa labi mo. Kahit ito, itong ginagamit ko ngayon. Pag nagpunta nga ako ng SM, bibili nga ulit ako nito. Saan ba yun? Ito. Bibili ulit ako ng ibang shades naman ito. Floor Mar. Kasi wala nang ganito eh. Wala nang mas madikit dito na shades, kaya hindi ako bumili. Eto, maganda. Floor Mar. Yun. Try nyo to. Ang ganda, oh. Hindi nakakaalis yan. Tignan mo, kakain ako ng chocolate. Sabay chocolate ko. Kakain ako ng chocolate, hindi matatanggal yan. Walang bahid, walang Question of the day. Paano nakadepende po ba talaga sa lipstick yung paghahawa, tas nagtatagal sa isang buong araw? Nakadepende ba sa lipstick o sa gumagamit ng lipstick? Hindi, kahit na anong lipstick, kahit na mumurahin yung lipstick nyo, pwede naman. Pwede kayong mag-lipstick. Siyempre nasa nagdadala yan, kung paano dadala yun ang lipstick. Iba kasi pag kumain, parang nasa buffet. Pagka kumain, kinakain pati yung lipstick eh, yung gumagano yung labi. Kaya nawawala yung lipstick. Kaya karamihan, yung mga gano'n, pagka kumain na pati labi, kailangan ng lipstick nila, ganito. Yung mga color stay lipstick. Ganito ang gagamitin, o kaya, itong, asan ba yung tattoo lipstick ang gagamitin nyo. Para hindi mabura. Sigurado yan. Hindi yan mabuhura. Kahit na hindi na kayo magsalamin pagkatapos yung mag kumain, kahit sa buffet pa kumain, hindi mawawala. Tingnan nyo, yung lipstick ko hindi nawawala. O, yan yung Kaya marami nang kasabi, ito, bakit parang hindi nawawala yung lipstick mo kahit makumain ka at maghapon po yan. Hindi nawawala yan. Hindi ka po nagre-retouch. At saka hindi ako nagre-retouch. Take note. Pagka nag-upis ako sa umaga, hanggang hapon na yan. Ayan pa rin yan. Hindi mawawala hanggat hindi ako nagnaliligo na pagdating ko, mag-toothbrush. Tsaka ako nang aalisin. Kahit na hindi stay matte yung lipstick ko, kahit na yung naaalis ka agad, yan, hindi natatanggal hanggat hindi ko kusang tinatanggal. So sa inyo, kung hindi stay matte yung lipstick nyo, pwede kayong gumamit ng
yung stay mat na lang para pagka kumain kayo, hindi matatanggal. Kasi kahit anong gawin mo, kung pagka kumain ka, talagang ganun-ganun, naaalis, mawawala talaga ang lipstick. Kaya kailangan gamitin nyo, yun ang ano, yun ang tattoo lipstick. Kaya yung stay mat lipstick, ito, yun ang gagamitin nyo. Yun mga guys, mga titas, nakakuha kayo ng tips sa akin ha. Tsaka yung mga design, yung mga ano ng lips nyo, kailangan lip liner gamitin nyo ha, para maganda. Para yung shape ay ito, nakikita. Hindi yung lagay lang na ganun na, tapos na. Diba? Kaya yun, bili lang kayo, mura lang naman yung mga lipstick na to. Ito mura lang to, yung magkano lang bili natin dito. Sale to. Kaya bumili ako to sale. Tsaka nagustuhan ko talaga yung kulay. 125. Kasi hindi ko na ano na talagang maganda pala siya. Hindi ko na, 125 lang to, sale, 250 yata yung ano, no? 250, dalawa. Dalawa, ganun. Sale ito eh, pero mahal to eh. Ayan, ito naman, oh. Hindi nawawala, oh. Wala. Hindi nawawala. Itong tattoo, mahal kasi medyo mahal, pero sale din to, nung ano ko eh. Itong tattoo lipstick, ano to eh, 359.75 sa Robinson ito. Marami to, try nyo din tong Nami Cosmetics. Nami Cosmetics. By ano to eh, sa Korea to. Korea siya. Pati yung lipstick nila, maganda. Itong lipstick nila, meron din silang mascara, lip liner, eyebrow, kumpleto. Hindi ko pa to nagamit, pero na-testing ko na to. Maganda din siya. Yan. Try nyo po. Yun. Susunod na vlog ko, sister, ay mga titas. Pakikita ko naman sa inyo yung secret. Secret yung pakikita ko sa inyo. Ayan mga guys. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye mga titas! Ito ang aking wow! Talagyan ko ng lipstick ang aming alaga si Oyo! Hi Oyo! Hi Oyo! Yay! Parang pa sila.